pinakababagang ulat sa tanghaling taba. Headline ngayon, mga balitang binantayan ng Teleradyo Serbisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Headline ngayon, nakahain na ang mga balita. Headline ngayon. Walang balakid sa batas natin dahil walang political dynasty law except for SK. So kahit okay, national, local, iba't ibang posisyon, magkamag-anak, mag-asawa, walang balakid sa ngayon. Ito po ay yung pagbalik lang po sa tamang presyuhan. Galing po sa napakababang presyo mula po noong summer season. Malaki po yung kinalaman ng panahon. Nagkaroon po ng imbalance sa distribution ng excise and lumiit po. Kung susumahin mo at iimbestigahan mo yung detalye ng impormasyon, makikita mo na yung mga irregularidad. Kaya dito tayo, dito naka-anchor yung ating mga ebidensya para makapag-file ng kaso. Ang gusto lang namin, mutual respect. Sana po yung China, yung mga Chinese Navy will also respect us and we will respect them. Sa headline ngayon, bagong itatalagang DepEd Secretary, iaanunsyo na ni Pangulong Marcos bago matapos ang Linggo. Babaeng kapangalan at kapareho ng kaarawan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, pinapahanap na ng Senado sa NBI. Dating PNP Chief at Senator Ronald Bato de la Rosa, aminado may naging paglabag sa karapatang pantao sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Mas mabigat na hakbang kontra China sa West Philippine Sea, iginiit ni Pangulong Marcos, mga taga-Palawan nais ding makausap ang Pangulo dahil nababahala sa sitwasyon. Nations girl group na Bini magpapatikim sa bago nilang kanta na Cherry on Top sa mobile app. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. Ako po si Jonathan Maestrado. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kaserbisyo inaasahang may itatalaga ng bagong kalihim ng Department of Education bago matapos ang Linggo, kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang Linggo. Inamin din ni Pangulong Marcos na wala pa rin binibigay na rason ng Vice Presidente sa pagbibitiw. Yan ang headline ngayon ni Christian Yosores. Christian. Rica, sa isang ambush interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa ang DepEd sa pinakamahalagang kagawaran dahil nakatutok ito sa sektor na edukasyon at mga kabataan, kaya hindi maaaring iwang nakatiwangwang ang posisyon ng kalihim. Walang binanggit na detalye ang Pangulo kung sino ang itatalagang Education Secretary, pero kumonsultaan niya siya sa kaugnay ng estado ng kagawaran at posibleng mga kinakailangan pa sa operasyon gaya ng mga dagdag na guro, administrator at accountant. Iginit ni Marcos na hindi dapat makaapekto sa kagawaran ng pagbabago ng kanilang literato at dapat magpatuloy lang sa paglilingkod para sa sektor ng edukasyon. Samantala, inamin din ni Pangulong Marcos na wala pa rin ibinigay na rason si Vice Duterte sa kanyang pagbibitiw bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Armed Conflict o NTSL-CAC. Ayon kay Marcos, sinubukan niyang tanongin si Duterte kung may particular bang rason ang kanyang pagbibitiw. Pero nakiusap umano ang Vice Presidente na huwag na lang pag-usapan ang resignation, bagay na nirespeto naman at hindi nilang umano ipinilit ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang headline ngayon sa Maynila. Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo. Maraming salamat, Christian Yosores. Hiniling ng Senado sa National Bureau of Investigation na hanapin ang babaeng kapareho ng pangalan at kaarawan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa pagdinig kahapon, ipinakita ni Senador Risa Ontiveros, Chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ang dokumento mula sa NBI na nagsasabing dalawa ang Alice Leal Go pero magkaiba ang mukha. Sinabi ni Ontiveros sa Teleradyo Serbisyo na dapat matukoy kung nasaan na ang bagong Alice Go na lumitaw sa NBI clearance. Yun po ang hiniling ko rin sa NBI. Alamin kung nasaan na siya, siya ba ay buhay pa at makakatulong ba
ang issue sa kanya para resolbahin talaga itong lumalalang misteryo tungkol kay Mayor Alice Cu. Kinumpirma naman ni Ontiveros na napadalhan na ng SAPINA ang suspendidong alkalde maging ang kanyang ama, ina at tatlong kapatid na no-show sa pagdinig kahapon. Naniniwala ang Department of Justice na hindi makaapekto sa kasong kinaharap ni Bamban Mayor Alice Guo ang rekomendasyong pagkansela sa kanyang birth certificate. Ayon kay DOJ spokesperson Mico Clavano, hiwalay na issue ang kanselasyon ng birth certificate ni Guo. Dagdag ni Clavano, maaari ring makasuhan ang mga nag-issue ng dokumento sakaling mapatunayang peke ito. Inirekomenda ng Philippine Statistics Authority ang pagkansela sa birth certificate ni Guo dahil sa mga nakitang irregularidad. Samantala, pinag-aaralan na rin ni Solicitor General Menardo Guevara ang nasabing rekomendasyon na magiging bahagi aniya ng inihaing mas malaking kaso. Una nang sinabi ni Guevara na maaaring isampa ang petisyong co-waranto laban sa alkalde. At kaugnay niyan, maaaring gamiting ebidensya sa co-waranto case ng Office of the Solicitor General kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang mga irregularidad sa kanyang birth certificate. Sa panayam ng teleradyo serbisyo, sinabi ni Philippine Statistics Authority Legal Service Director 3, Attorney Elizer Ambatali, na batay sa Civil Register Database na pinangahawakan ng ahensya, iisa lang ang record sa nagngangalang Alice Leal Guo. Lumabas din anya sa database na walang record na kasal ang mga magulang ng alkalde taliwas sa nakasaad sa kanyang birth certificate. Dagdag ni Ambatali, maaring maituring na identity theft ang kaso ni Guo pero patuloy pa ang investigasyon ng NBI. Sakali anyang kanselahin ang birth certificate ni Mayor Guo, maaring ibalik ang kanyang pagkakakilanlan bilang Chinese kung mayroong mang dokumentasyon na siya ay Chinese. At kung wala ay mailalagay ito sa floating status. Ito ay maaaring gamitin sa kaso ng co-waranto dahil ang kaso ng co-waranto ay iba doon sa nirerekomenda namin at inendorso namin sa Office of the Solicitor General na petition for the cancellation of birth certificate. Kung susumahin mo at iimbestigahan mo yung detalye ng impormasyon, makikita mo na yung mga irregularidad. Kaya dito tayo, dito naka-anchor yung ating mga ebidensya para makapag-file ng kaso. Bukod sa alkalde ng Porac at iba pang resource persons, inimbitahan din ang mga magsasaka sa susunod na pagdinig ng Senado sa ilegal na Lucky South 99 Pogo Hub sa Pampanga. Sa panayam ng teleradyo serbisyo, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na nadiskubre sa kanilang pag-aaral na agricultural land ang compound na pinagtayuan ng Pogo. Wala rin aniyang nag-apply ng land conversion o land dispute sa lugar. Dagdag ni Senator Ontiveros, nakatakda na rin umanong ipamahagi ng Department of Agrarian Reform ang lupa sa mga tukoy na benepisyaryo. Inumpirma po ng Department of Agrarian Reform kahapon, covered na po yan ng order nila ng land acquisition and distribution. So kumbaga, mayroon ng kwalipikadong benepisyaryo dyan ng mga agrarian reform beneficiary. So ang tanong, paano yan natayuan pa ng Pogo Hub? Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG ang ulat na tatlong pulis ang nagsisilbi umanong escort ng mga negosyanteng Chinese. Sa panayam ng teleradyo serbisyo, sinabi ni PNP IMEG Director Brigadier General Warren De Leon na hindi nakita ang mga nasabing pulis sa isinasagawang operasyon sa mga hotel sa Maynila na pinupuntahan umano ng mga nasabing Chinese. Ayon kay De Leon, posibleng natakot na makasuhan ang mga negosyante, kaya pinaalis ang mga sinasabing escort. Nagbabala rin ang PNP IMEG na sasampahan ng reklamo ang mga pulis na nagmumoonlight. Una nang inaresto ang dalawang miyembro ng Special Action Force na nagsilbing escort ng isang Chinese na opisyal ng Pogo sa Muntinlupa. Hinikayat naman ni De Leon ang publikong magsumbong sa kanilang tanggapan sakaling may impormasyon hinggil sa mga pulis na nagbibigay ng hindi otorisadong security escort. Pinunta namin, nakausap namin yung staff doon, yung mga security guard. Sabi nila, wala na raw, hindi na raw pupunta. Nakatambay po yung mga miyembro ng IMEC para
mag-monitor pa rin po kung sakaling meron uling bumalik na mga nag-escort po sa mga negosyante. Sinibak na sa pwesto ang apat na tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT team matapos maispatan sa isang private event sa Pasig. Yan ang headline ngayon ni Marlene Padiernos. Marlene? Pag-utos ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa Philippine National Police na magsagawa ng investigasyon hinggil sa naging presensya ng ilan sa mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT sa isang private event sa Pasig City. Ayon kay Eastern Police District Police Brigadier General Wilson Asueta, kasalukuyan ng gumugulong investigasyon at layo ng pagkatanggal sa mga ito sa pwesto ay bigyang daan ng naturang pagsiyasat ng mga otoridad. Gayunman, iginiit ng opisyal na in good faith ang pagtungo ng SWAT sa lugar at hindi nagsilbing security ang apat. Bagkus, ay nagsasagawa lamang anya ang mga ito ng kanilang visibility patrol sa lugar. Nakatagal pa muna ng abiso ang mga ito mula sa isang babae hinggil sa ginaganap na soft launching ng isang networking company sa isang gusali kung saan tiyempo namang kinuhaan ang mga ito ng larawan. Nakalaunay kumalat at ginawang mali siya ng ilan. Yan ang headline ngayon mula sa Pasig City, Marlene Padiernos, para sa Teleradio Serbisyo. Maraming salamat, Marlene! Nianig ng magnitude 4.7 na lindol ang Occidental Mindoro mag-aalas 10 ng umaga kanina. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 37 kilometro sa timog kanluran ng bayan ng Paluan. May lalim ang lindol na 33 kilometro at tektonikang origin. Naramdaman ang intensity 2 sa Tagaytay City, Alfonso at Mendez sa Cavite, gayon din sa Mabini, Batangas. Habang intensity 1 sa Maynila, Navotas at Amadeo sa Cavite. Wala namang inaasahang pinsala o aftershock ang lindol. Isang araw bago ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill, binigyang diin ng Office of Civil Defense ang structural integrity o tibay ng mga gusali bilang paghahanda sa the big one. Yan ang headline ngayon ni Pamela Vasquez. Pam? Jonathan, nanawagan ng OCD sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na paigtingin ang ginagawang pagsuri sa mga pampublikong gusali, lalo't prone o madalas makaranas sa Pilipinas ng mga sakuna. Binitawan ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang pahayag sa isinagawang simposyong sakap Aguinaldo kanina. Sabi ni Nepomuceno, mahalagang malaman ang kapasidad ng mga public infrastructure gaya ng ospital, paaralan at opisina, lalo na sa Greater Manila area. Kailangan mahigpit ding may patutupad o maipatupad ang Building Code of the Philippines para masigurong pasado sa natural standards ang mga itatayong gusali at makaya nito ang mga malakas na pagyanig. Bukas, July 28, isasagawa ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa bansa bilang paghahanda sa magnitude 7.2 na lindol o the big one. Samantala, umapela ang OCD sa Japan International Cooperation Agency o JICA na sumuporta sa Pilipinas para matapos ang ginagawang inventory sa mga pampublikong struktura. Yan ang headline ngayon, Pamela Vasquez, para sa Teleradio Serbisyo. Maraming salamat, Pamela Vasquez! Kinumpirma ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mungkahing dagdag singil sa ilang bayarin sa Ninoy Aquino International Airport. Pero hindi pa ito pinal at patuloy pang pinag-uusapan. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni MIAA Head Executive Assistant Attorney Chris Noel Bendijo na nakapaloob sa concession agreement ng NAIA Public-Private Partnership Project ang posibleng pagbabago sa rate. Nang tanongin naman hinggil sa naging pahayag ni Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation na dapat ay may makita munang pagbabago bago ang dagdag singil, sinabi ni Bendijo na maaring ang mga schedule sa pagpapatupad ng mga rate base sa concession agreement ang tinutukoy nito. It is presently being evaluated at the cabinet level. From 2000, the rates remained stagnant. Obviously, with the investment that will be introduced, there will be changes. These are proposed rates. There are schedules as to the imposition of rates based on the concession agreement. I think that's where the secretary is coming from, na meron naman pong mga rates dito na hindi magte-take effect immediately. Nauna nang tinutula ng grupong Citizen Watch Philippines ang mungkahing dagdag sa ilang fee sa NAIA dahil posibleng ikatamlay ng turismo at maging pabigat sa mga Pilipino.
Nilinaw ng Manila International Airport Authority na hindi makaaapekto sa mga pasahero at flight ang pag-aalis sa ilang ticketing office sa NAIA Terminal 3. Paliwanag ng MIAA, ililipat lang sa pansamantalang relocation site ang ticketing office ng Cebu Pacific, Philippine Airlines at Air Asia sa loob pa rin ng paliparan. Ito'y para bigyang daan ang renovation sa bahagi ng NAIA Terminal 3 na tatayuan ng OFW Lounge. Binigyan ng 40 araw ang mga airline para mag-relocate. Yung ticketing office lang po ang ililipat po natin para po ma-renovate na yung area kung saan po nakalocate yung ticketing offices. All operations po ng ating mga airlines are still there in Terminal 3. Ito lang pong area na ito, which will be catering to our OFW lounge. Ito lang po yung maapektuhan po ng notices na binigay po natin sa mga airline. Hindi na ikinagulat ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pahayag ng Department of Labor and Employment na may mga Pilipinong nawala ng trabaho dahil sa Artificial Intelligence o AI. Sinabi sa teleradyo serbisyo ni TUCP Secretary General Arnel Dolendo na dapat nang paspasan ang paglikha ng mas maraming trabaho para mailipat ang mga na maaapektuhang manggagawa. Dagdag ni Dolendo, dapat nang magtulungan ang mga empleyado, mga kumpanya at ang gobyerno para maagapan ng problema sa unemployment. Una nang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na gumagawa na ang dole ng mga hakbang para maihanda ang mga manggagawa sa pagsabay sa digital workplace. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na nandiyan ang technology at ang sulong niyan, tuloy-tuloy yan, mabilis. Talagang dadami ang ating unemployed kung hindi natin bibilisan din ang job creation at yung upskilling and reskilling. Mga kaserbisyo, gumanda na ang produksyon ng itlog kasunod ng pagtatapos ng El Nino ayon po yan sa Philippine Egg Board Association. Sa panayam ng teleradyo serbisyo, sinabi ni Francis Uyehara, presidente ng grupo, na gumanda na ang sukat ng mga itlog dahil sa panahon hindi gaya noong may El Nino na kumonte at lumiit dahil tumamlay kumain ang mga manok. Nilinaw din ni Uyehara na normal lang at walang pagtaas sa presyo ng itlog dahil ibinabalik lang ito sa tamang halaga. Malaki kasi anya ang ibinaba sa presyuhan noong nagdaang 4 na buwan dahil sa pagliit ng sukat ng itlog bunsod ng matinding init. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 5 piso at 60 sentimo hanggang 6 piso ang farm gate price ng itlog na medium size na ibinebenta ng 7 hanggang 8 pesos sa merkado. Ito po ay yung pagbalik lang po sa tamang presyuhan. Galing po sa napakababang presyo mula po noong summer season. Malaki po kasi ang binagsak po ng presyo ng itlog. Nagsimula po noong February, March, April hanggang May. Malaki po yung kinalaman ng panahon. Nagkaroon po ng imbalance sa distribution ng egg size and lumiit po, sumabay din po yung pagbaba ng consumption ng ating consumer. Kaya napilitan na magbawas ng manok ang ating mga farm producers. Aminado naman ang Philippine Egg Board Association na tataas ang presyo ng itlog sa mga susunod na buwan lalo na pagdating ng pasukan at holiday season. At abangan ang reaksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. At ang headline ngayon sa showbiz ni Papa Awel Paz. At eto na nga, Sanjo Marudo at Rhea Ataide spotted abroad while waiting for their first baby. Abangan! Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon. Nagbabalik ang headline ngayon sa oras na 12:26 kasama pa rin Rica Lazo at Jonathan Magistrado. Sa kabila ng pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte, nilinaw ni Pangulong Marcos Jr. na matatag pa rin ang kanilang unity team. May reaksyon din ng Pangulo sa pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. Nagbabalik sa headline ngayon si Christian Yosores. Christian.
Rica, walang nagbago sa unit team na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kahit pa nagbitiw na sa gabinete ang Vice Presidente. Ito ang nilinaw ni Marcos Jr. sa harap ng mga lumulutang na espekulasyon na wasak na ang kanilang alyansa ni Duterte at ang Vice Presidente na ang bagong leader ng oposisyon. Ayon sa Pangulo, nananatiling matatag ang kanilang unit team ni VP Sara, pero hindi rin anya imposibleng magkaroon ng pagbabago sa kanilang koalisyon. Depende na lamang kung mag-iiba ng partido si Duterte sa halalan 2025. Sa ngayon, malakas pa rin anya ang unit team dahil sa alyansa nito sa iba't ibang partido gaya ng Lakas PMP, National Unity Party, Nationalist People's Coalition at Nationalist Party na kanila rin kaalyado noong nakarang halalan. Sa posibilidad naman ng pagtakbo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang anak sa Senado, naniniwala si Marcos na bahati ito ng kanilang karapatan sa malayang bansa, pero maaga pa rin anya para sabihin kung ano ang magiging resulta nito. Magkakaalaman na lang anya sa araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre kung totoo ang pahayag ng Vice Presidente. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na tatakbong senador ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at mga kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte at Mayor Sebastián Duterte sa halalan 2025. Christian Yosores para sa Teleradio Servicio. Maraming salamat, Christian Yosores. Naniniwala ang isang senador na hindi pa masisiguro sa ngayon kung naninindak o itutuloy ng mag-aamang Duterte ang pagtakbo sa Senado sa halalan 2025. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Senator Risa Ontiveros, dapat maunawaan ang layunin ng komunikasyon ng pamilyang Duterte na maaarian niyang kumuha lang din ng giya sa magiging opinyon ng publiko sa ginawang anunsyo. Samantala, kaugnay ng opinyon na dapat umanong magkasundo ang administrasyong Marcos at oposisyon, nanindigan si Senator Ontiveros na bagamat marami umanong gustong pigilan ang pagbalik sa kapangyarihan ng mga Duterte, hindi anya dapat ibaon sa limot ang issue sa pandarambong at paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng diktadura at batas militar. Giit ng senadora, hindi basta-basta magsasama ng landas ang dating magkahiwalay at magkatunggali. Patuloy rin aniyang bumubuo ng sariling pananaw ang kanilang panig batay sa sitwasyon ng bansa. Samantala, para sa isang eksperto, walang magiging balakid sa batas sakaling ituloy ng mag-aamang Duterte ang planong pagtakbo sa Senado sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Election Law Professor Attorney Alberto Agra na liban sa sangguniang kabataan, wala pang naipapasang batas sa anti-dynasty sa iba pang posisyon. Bukod dito, wala pa rin anyang nabubuong definisyon kung ano ang maituturing na dynasty. Dagdag ni Agra, mula 1987, marami nang naihaing panukalang batas sa anti-dynasty na hindi lumulusot sa Kongreso. Una nang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkasenador sa halalan 2025 ang mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Davao City First District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastián Duterte. For Senate, wala pa tayong ganung provision. Kaya't for as long as they possess all the qualifications for the position of Senate, I think they are, so pwede silang tumakbo. Abangan natin sa October 1 to 8. Walang balakid sa batas natin dahil walang political dynasty law except for SK. So kahit okay, National, local, iba't ibang posisyon, magkamag-anak, mag-asawa, walang balakid sa ngayon. Naniniwala si Pangulong Marcos na dapat makaisip ng ibang hakbang ang pamahalaan sa pagresolba ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kasunod pa rin ito ng pinakahuling insidente ng pangaharas ng Beijing na nagresulta sa pagkaputol ng daliri ng isang sundalo. Nagbabalik sa headline ngayon si Christian Yosores. Christian. Rica, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat pang paigtingin ang pamahalaan ng mga ginagawang hakbang para maresolba ang tumitinding tensyon sa pagitan ng bansa at China dahil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, kailangan ng mga bagong isatihiya o plano para hindi na lumala ang isyu. Bukod pa sa mga inihahaing diplomatic protest ng gobyerno,
tuwing nagkakaroon ng insidente sa teritoryo. Hindi naman anya nagkukulang ang pamahalaan sa paninindigan ng posisyon nito na tutol sa mga agresibong aktibidad ng Beijing. Nasa kamay umano ngayon ang Department of Foreign Affairs kung ipatatawag pa si Chinese Ambassador Wang Xidian para formal na pag-usapan ang pinakahuling insidente kung saan naputulan ng daliri ang isang sundalong Pilipino matapos banggain ng barko ng China Coast Guard ang bangka ng Pilipinas. Ang malinaw lang anya sa ngayon ayon kay Marcos ay hindi maiputuring na armadong pag-atake ang insidente dahil hindi nagkaputukan at walang tinutok na armas ang mga Chinese. Pero hindi may tatanggihan niya na sinadyang banggain at harangin ng tropa ng China ang resupply mission at kinuha ang mga gamit sa mga Pilipinong sundalo. Iginip din ni Marcos na hindi maituturing na misunderstanding ang insidente. Christian Yosores para sa Teda Radio Servicio. Maraming salamat, Christian Yosores. Higit 30 Filipino-Chinese business groups ang lumagda sa isang pahayag na nananawagan ng payapang pagresolba ng tensyon sa West Philippine Sea kasunod ng pinakauling banggaan ng mga barko ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng ilang tauhan ng Philippine Navy. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry President Dr. Cecilio Pedro, dapat magkaroon ng bukas na komunikasyon ang dalawang bansa at paggalang sa isa't isa. Mahalagaan niya sa mga negosyante ang tuloy-tuloy na katatagan at hindi maganda sa negosyo ang ideya ng banta ng gulo. Inirekomenda ni Pedro na kung hindi pa rin mareresolba ang usapin, panatilihin na lamang ang status quo sabay giit na dapat isa lang ang nagsasalita sa posisyon ng pamahalaan sa gusto't sa pinag-aagawang teritoryo. Ang gusto lang namin, mutual respect. Sana po yung China, yung mga Chinese Navy will also respect us and we will respect them. Yung pinag-usapan natin dapat yung mga anong cooperation ang magagawa natin in the days to come. Anong pwedeng i-agree between two parties so that we can do what we is necessary and pay our attention and our focus on the economy or on the cooperation that is needed to move us forward. Nais makausap ng sangguniang panlalawigan ng Palawan si Pangulong Marcos para talakayin ang paghahanda sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi sa Teleradyo Serbisyo ni Ryan Maminta, 2nd District Board member ng sangguniang panlalawigan na makatutulong sa probinsya ang direktang abiso ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa issue. Dagdag ni Maminta, mas maiging nakahanda na agad ang probinsya sakaling lumala pa ang sigalot sa karagatan. Hindi rin inaalis na opisyal ang posibilidad na magsagawa ng mga pagsasanay sa mga komunidad kung kakailanganin. Nanawagan po kami na paghandaan yung maaaring mangyari kung sakasakaling tumating doon sa punto na mayroong pagtaas pa ng mga tensyon na ito at magkaroon na talaga ng gulo. Kami po yung nasa frontline, kami nasa unahan ng lahat ng ito, nandito sa West Philippine Sea. Nagbabala ang Amerika sa China sa lumalakas na mga panawagan para sumunod ito sa international law. Sabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, dumadami kada araw ang panawagan laban sa mga banta sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Hinimok ni Carlson ang China na itigil ang pangaharas sa mga barko ng Pilipinas, una nang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na nagkakasa ng isang malaking dialogo sa China na layong ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan at magtatag ng mga hakbang na maaaring lumikha ng batayan para sa mas seryosong talakayan sa West Philippine Sea. Pinag-aaralan na ng Bureau of Immigration kung paano nakapasok ang naharang na Chinese sa NAIA na palabasan na ng bansa pero wala namang entry record. Sinabi sa Teleradyo Serbisyo ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na maging ang kawanihan ng nagtataka sa kaso dahil marami aniyang checkpoint na daraanan ng Chinese sa paliparan bago makarating sa immigration area. Bagamat hindi nagbigay ng teorya, sinabi ni Sandoval na marami nang tiniting ng angulo ang kawanihan. Sa nakuhang impormasyon, natuklasang ilang araw lang na nananatili sa bansa ang Chinese at ibaan niya ito sa mga dati ng kaso ng illegal entry kung saan karamihan sa mga nahuli ay overstaying. Sa ngayon, nakaditene na ang Chinese sa pasilidad sa Taguig at nakapaghain na rin ng deportation case para sa illegal entry. Nababahala po tayo dito kasi ito po supposedly maraming checks ang naganap bago makarating yan ng Pilipinas. So what happened during those checks?
magre-request po tayo ng pagpupulong doon sa mga concerned individuals or agencies upang matighten natin yung security natin. Kasi ganyan po eh, talagang pagka naghihigpit tayo sa iba, naghahanap po ng ibang paraan para makapasok itong mga illegal aliens na ito. Sa ibang balita, naniniwala ang isang eksperto na kailangan ng agad maiakyat sa Korte Suprema ang usapin sa distrito ng 10 EMBO barangays na hindi pa makaboboto ng kongresista sa halalan 2025. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Election Law Professor Attorney Alberto Agra na medyo gahul na sa panahon ng COMELEC, kaya inilabas na ang desisyon para makaapila ang sino mang ko-question sa legalidad nito. Malawak anya ang epekto ng pasya ng poll body na makakaapekto gaya sa balota at paghahain ng Certificate of Candidacy sa 2025 midterm election. So sa ganitong klaseng sitwasyon, attorney, sinong talo? Palagay ko botante, dahil ko akong botante at gusto kong bumoto para sa lahat ng posisyon para sa darating na eleksyon, katulad ng district reps, then hindi ako nabigyan ng pagkakataon ng karapatan para bumoto para sa kanila. Sa ngayon, walang district rep that will represent these EMBO barangays kasi hindi sila boboto. Although pwedeng sabihin na hindi nga sila boboto, pero bahagi pa rin sila in terms of benefits ng isang existing district. So yun yung sitwasyon ngayon. Mga kaserbisyo, doble ingat po dahil tumataas ulit ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Ayon sa DOH, umakyat sa 83 ang bilang ng mga bagong kaso ng leptospirosis noong June 2 hanggang 15, mula sa 60 kaso noong May 19 hanggang June 1 at 6 lang noong May 5 hanggang 18. Sa kabuuan, aabot na sa 878 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa mula Enero, kung saan 84 na po ang namatay. Bagamat higit na mababa mula sa 1,769 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Muli namang nagpaalala ang kagawaran sa publiko laban sa wild diseases o waterborne illnesses, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue na dumarami kapag tag-ulan. Paalala ni Health Secretary Ted Herbosa, huwag lumusong o maglaro sa baha para iwas leptospirosis. Pero kung hindi may iwasan, ay gumamit ng bota o agad hugasan ang katawan ng malinis na tubig at sabon pagkatapos. Sinimulan na ang konstruksyon ng 13 palapag na hemodialysis center sa compound ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ito'y matapos maobserbahan ng NKTI na halos 42% ang pagtaas sa bilang ng mga pasyenteng nagda-dialysis kada taon. Magkakaroon ng 200 dialysis machine ang bagong center para sa mga indigent at private na pasyente. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, sisikaping matapos ang dialysis center sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, mapag-iwaray ba natin ang mga puti at ang mga dekolor? Makakapagkula ba tayo ngayong araw na ito? Alamin natin ang lagay ng panahon ay mula sa ating meteorologist na si Tito Ariel Rojas. Tito Ariel. Yes, magandang hali sa iyo, Rica. Sa weekend na lang magkula. Pero mababawasan na po ang mga pag-ulan sa bansa ngayong araw ng Webes. Nalusaw na kasi ang low pressure area sa may northern Palawan kaninang alas 10 ng umaga. Nabuo ito kahapon sa timog silangan ng Mindanao. Pero magpapaulan pa rin po ang naiwang kaulapan ng LTA sa buong probinsya ng Palawan. Samantala, nakaapekto naman ang easterly sa Luzon at ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa Visayas at Mindanao. At may mga pag-ulan po mula kaninang umaga sa Bicol Region at Eastern Visayas dahil po dyan. Maulap naman sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon at mamayang hapon may hanggang malalakas na ulan na may kasamang bugso ng hangin at pagkilat at pagkulog sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro, Panay at halos buong Mindanao. Ligtas dapat kaserbisyo sa banta ng mga pagbaha at landslides. Tayo naman sa Metro Manila, medyo makulimlim na po ngayon at aasahan muli ang pag-ulan mamayang hapon at gabi.
Magpapatuloy pa po ang monsoon break hanggang sa susunod na linggo dahil hindi pa rin magaparamdam ang habagat sa ating bansa. Wala namang nakikitang bagyo hanggang sa susunod na weekend. Nakatulong naman ang mga paulan kahapon ng Easterlies dahil umangat ng 0.35 meters ang antas ng Angat Dam na sa 175.90 meters ito kaninang alas 8 ng umaga. Pero mas mababa pa rin ito sa minimum operating level na 180 meters. Nakapagtala rin po ng pagtaas sa water level sa La Mesa, ang Buklaw, Pantabangan at Caliraya Dams, samantalang nabawasan naman ng bahagya ang Ipo, Binga, San Roque at Magat Dams. Yan po ang weather ngayon. Ito po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas na nagpapaalalang job you! Just always bring your umbrella. Balik sa iyo, Rica. Bawa ka mabalian. With feelings. Paano? Job you! Like, malakas dapat yan kasi tag-ulan na ngayon. Maraming salamat, Tito Ariel. Sa ibang balita, arestado ang tatlong lalaki matapos mang-hold up ng motor taxi rider sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa biktima, pauwi na sila ng pamangkin matapos bumili ng lugaw ng harangin ng mga sospek na sakay din sa motor. Dito na tinutukan ng baril ang biktima at tinangay ang kanyang wallet at motor. Agad nakahingi ng tulong sa mga pulis ang biktima kaya naaresto ang isa sa mga sospek na kumpiska rito ang sinakyang motorsiklo ng mang-hold up sa rider. Sa follow-up operation, naaresto ang dalawa pang sospek at naibalik ang kinulimbat na motor. Abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez. 20 babae na sagip sa massage spa at KTV bar na nag-aalok umano ng extra service sa Cebu. At ang headline ngayon sa Luzon ni Dolly Kamakam. Mga magsasaka sa Cagayan Valley mabibiyayaan ng libreng legal assistance. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon. Alas 12:47 na po mga kaserbisyo, nagbabalik ang headline ngayon. Inamin ni Police Colonel Jovi Espinido, dating enforcer ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte, na may naging paglabag sa karapatang pantao sa nasabing kampanya. Sa pagdinig kahapon, inamin ni Espinido sa pagtatanong ni Committee on Human Rights Chair Representative Bienvenido Abante na may human rights violation ang kampanya. Sa panayam naman ng ABS-CBN News Channel, sinang-ayunan naman ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang naging pag-amin ni Espinido. Pero iginiit ni de la Rosa na hindi inutusan ni dating Pangulong Duterte ang mga pulis na pumatay. Meron bang ginawa ang pulis na pinatay na lang basta yung tao dahil sabi niya, utos ni President Duterte, yan kasi problema ninyo. You're insisting on ICC. Sinabi na nga na President Marcos, na walang jurisdiction ng ICC, hindi siya magkukooperate. Open ang mga korte natin. We have the RTCs, we have the Court of Appeal, we have the Supreme Court. Open lahat yan. You file cases there. Just to amplify, just to embolden their claim na Duterte is a Satan, Duterte is a demon. Yun ang gusto niyo palagi, papalabas sa ICC. Why? Ano ba nangyari sa Pilipinas? Hindi pa naman tuluyang isinasara ni de la Rosa ang posibilidad na dumalo sa pagdinig ng kamera sa isyu ng extrajudicial killing sa War on Drugs. Ito'y kung iuutos ni dating Pangulong Duterte at kung dadalo rin ang dating presidente bilang respeto sa kanyang dating boss. Kaugnay niyan, susulat ang House Committee on Human Rights sa liderato ng Senado kaugnay ng imbitasyon kay Senator Ronald De La Rosa na dumalo sa pagdinig sa War on Drugs. Ipinaliwanag sa teleradyo serbisyo ni Representative Bienvenido Abante, chair ng komite. Kinikilala nila ang interparliamentary courtesy pero walaan niyang kinalaman sa pagiging senador ni De La Rosa ang imbitasyon, kundi sa pagiging dating hepe nito ng Philippine National Police. Aminado naman si Abante na hindi nila pwedeng pwersahing humarap si De La Rosa. Bilang respeto rin kay dating Pangulong Duterte, sinabi ni Abante na hindi rin nila oobligahing dumalo sa pagdinig ang dating Pangulo. Pero handaan niya silang maghain ng reklamo sa korte kaugnay ng drug war kung kinakailangan. Sinalakay ng NBI ang mga massage spa at KTV bar na nag-aalok umano ng extra service. Yan ang headline ngayon ni Annie Perez. Annie?
Napag-alaman ng mga otoridad na may tatlong establishmento sa AS Fortuna Street sa Mandawi City, Cebu na nag-aalok ng extra service sa masahe pati umano prostitusyon. Humingi sila ng bayad ng nasa 1,000 hanggang 8,000 piso depende sa kukuning serbisyo ng kliyenteng Pilipino maging ng mga dayuhang turista. Nasagip naman ng NDI ang nasa 20 babaeng pinanggagawa umano ng malalaswang gawain. Nasa kustudiyan na ng DSWD ang mga narescue ng mga babae at isa sa ilalim sa psychosocial intervention. Inaresto naman ang tatlong individual na sangkot umano sa illegal na aktividad sa massage spa at TTV bar. Hinihintay na lang ng NBI ang commitment order galing sa korte para mailipat ang tatlong suspect na nahaharap sa kasong expanded human trafficking in persons at simple human trafficking. Samantala, binabantayan na rin ang massage spa at KTV bar sa Lapu-Lapu City na posibleng sangkot din sa mga illegal na gawain. Ugma ng headline karon gikan sa Cebu, Annie Perez para sa Teleradio Serbisyo. Maraming salamat, Annie Perez. Inireklamo ng mga consumer ang madalasang brownout sa Surigao. Yan ang headline ngayon ni Reynaldo Bernades ng FM Radio Surigao. Ray? Wala na maingay. Ray? Yes po. Mm-hmm. Yes, magandang hapon po. Pinagpaliwanag ng mga consumer ng Surigao del Norte Electric Cooperatives Incorporated, Sorneco, sa madalasang brownout sa ilang pahanggin ng Surigao City, lalo na sa kanlurang pahagi nito. Sa mga consumer, ilang appliances na ang nasisira dahil sa brownout at kadalasang power fluctuation. Sa panayam, sinabi ng pamunuan ng SONEC na nagdagdag ng kooperatiba ng substation para maging stable ang supply ng kuryente sa mga lugar na kadalasan may brownout. Inabi naman ng SONEC na pahagyang nadala ang dahil sa kakulangan ng budget ng kooperatiba. Sa ngayon, munisipalidad ng San Francisco at Malimro ang labis na napiktuhan ng mga fluctuation at brownout tuwing gabi at madaling araw. Para sa Teleradio Serbisyo, Reynaldo Bernades, FM Radio, Surigao. Maraming salamat, Reynaldo Bernades. Good news sa mga magsasakang kaserbisyo natin dyan sa Cagayan Valley. Ilulunsad ang programa para sa libreng legal assistance sa mga magsasaka sa rehiyon. Yan ang headline ngayon ni Dali Kamakam ng FM Radio Cagayan. Dali! Ilulunsad ng Department of Agrarian Reform Region 2 ang programang Abogado ti Manalo no ATM para sa mga nangangailangang agrarian reform beneficiaries sa Lambak, Cagayan bago matapos ang taon. Sinabi ni Regional Director Primo Lara na ang programang ATM ay binubuo ng mga miyembro ng Asosasyon ng mga Abogado, Integrated Bar of the Philippines mula sa Department of Justice maging sa Public Attorney's Office. Layon ng ATM na ipatutupad sa ilalim ng Agrarian Justice Delivery Program na mabigyan ng libreng legal assistance sa mga mahihirap na magsasaka at sa pamamagitan ng programa, mapapabilis ang pagresolba sa mga kasong kinaharap ng ARBS sa riyon. Bukod dito, patuloy na ipatutupad ng ahensya ang kanilang Agrarian Reform Justice on Wheels or ARJO, kung saan nagtutungo sa mga liblib na lugar ang DAR Adjudication Board para magsagawa ng paglilitis sa mga kasong kinasasangkutan ng kanilang mga lupang sinasaka. Namamahagi ang DAR ng mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng farm-to-market road sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Community Project. Noong Abril, matagumpay na na-turn over ang Jamantina at Rang I farm-to-market road sa local government unit ng Kabatuan, Isabela. Layunin ng programang magbigay ginhawa sa mga magsasaka sa hamon ng transportasyon. Sa pamamagitan ng mas pinadaling paghahati ng kanilang mga produkto sa pamilihan at mas accessible na daanan upang tugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Para sa Teleradio Serbisyo, Dali Kamakam ng FM Radio, Cagayan. Maraming salamat, Dali! Psst! Ano na? Magpapahuli ka ba sa chika? Eto na siya! Si Papa Owl pa! Eto na nga! Hahabol, bago mag-alauna ng hapon, si Papa Owl Paz para sa mga hume-headline ngayon sa Showbuzz, Papa A!
Good afternoon, my katan, Rikatan! Eto na nga, super happy na ibinahagi ni Sylvia Sanchez ang bonding sa Hong Kong ng kanyang family with her hubby Art Ataide, preggy daughter Ria, and son-in-law na si Sanjo Marudo. Excited! Excited ang soon-to-be Lola na ma-meet ang unang apo mula kina Sanjo at Ria. Kaya super chinerish nila ang biyahe bago pa niya si Ria ay maging isa na ring mother. All is well naman kina Kuya Kim at Yensa at Meme Vice Ganda matapos ang hindi pagkakaunawaan sa naging isyu ng lipatan. Sa latest vlog ni Ochi Diaz ay inamin ni Kuya Kim na nakausap na sila ni Vice at masaya pa ang host na mapabilang ang Showtime sa Kapuso Network at forever grateful sa ABS-CBN na pinanggaling ang istasyon na ani ay nagbigay sa kanya ng break sa telebisyon. Bongga rin ang bagong achievement ng Nation's Girl Group na Bini bilang ikalawa matapos ang international artist na EXO na mapapasilip ng kanta sa mobile rhythm game na Superstar Philippines sa loob ng isang minuto. Patikim pa lang na iparirinig ang Cherry on Top sa July 1. Kaya abangers na ang mga blooms para hindi ma-miss out ito at mapakinggan bago pa ang full drop sa July 11 habang getting ready ang lahat sa pagsisimula bukas ng 3 days Biniverse Concert. Yun na! At eto na nga si Papa Aawaw Pass at yan na ang mume-headline sa Showbiz ngayon, alauna ng hapon. Back to you, Mary Katan. Maraming salamat, Papa! Mga kaserbisyo, muling napabilang ang Palawan at Boracay sa listahan ng Best Islands sa Asia-Pacific. Sa Travel Plus Leisure Luxury Awards, pangatlo sa listahan ang Palawan habang nasa ikaapat na pwesto ang Boracay. Noong nakaraang taon, nakapasok din po sa Best Islands category ang Palawan na nasa ikalawang pwesto at Boracay na nasa ikalimang pwesto. Nangunguna naman sa listahan ng pinakamagagandang isla sa Asia-Pacific ang Koh Samui ng Thailand na sinundan ng Bali, Indonesia. Kumumpleto sa top 5 ang Phuket sa Thailand. Mga kaserbisyo, simula po sa Lunes, July 1, mas maaga na po ang balitaan natin dito sa headline ngayon kasama po ang inyong lingkod. Mas maaga na rin ang at mas masaya at malalim na talakayan ni na Terry Ridon at Alex Baltazar sa anong ATM. Ano ang tanghalian mo? Anong take mo? Pala? Oo, mula alas 12 ng tanghali at nagbabagang balita pa rin ang hatid ni Tony Velasquez sa headline sa hapon tuwing alas 4 ng hapon. Partner. Mas maaga nyo na rin pong makakasama ang tambala namin ni Peter Musngi alas 9 na po ng umaga simula Lunes sa Balita Patan. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po, si Rica Lazo. Tuloy-tuloy niyo po kaming mapapanood sa Sky Cable Channel 26, sa Converge Vision Box, GSAG, Cable Link, Sinag, at 183 cable providers nga po sa buong bansa. Napapanood din po kami sa buong mundo sa The Filipino Channel, iWantTFC, Teleradio Servicio YouTube Channel, at Digital Free TV. At mapakikinggan sa DWPM Radio 630. Ako po si Jonathan Maestrado hanggang bukas sa Teleradio Servicio.